tatlong blockbuster trade daw ang posibleng magawa ng Lakers kung ibig na nilang i-trade itong si Anthony Davis. Pero ito ay isang trade rumors lamang mga kadribol. Pwedeng mangyari at pwede din namang hindi. Ganun pa man, silipin pa rin natin ang tatlong trade scenario na ito na ibinigay ng Lakeshore Live sa ulat ni Nick Alden. Una ay ang palitang Anthony Davis at Damian Lillard. Makukuha ng Portland Trail Blazers sina Anthony Davis at Talen Horton-Tucker. At makukuha naman ng Los Angeles Lakers si Damian Lillard. Kung ibig na daw umalis ni Lillard sa Portland, mas paigi daw na sa Lakers siya pumunta. Malaki ang may tutulong niya sa Lakers, isang point guard na may kakayahang buhati ng koponan kapag wala itong si LeBron James. Si Lillard last regular season ay nag-average ng 24 points, 4.1 rebounds at 7.3 assists per game na may 40.2% sa field at 32.4% naman sa 3. Pangalawa ay ang palitang Anthony Davis at Donovan Mitchell. Makukuha ng Utah Jazz itong si Anthony Davis at makukuha naman ng Los Angeles Lakers ay itong sina Donovan Mitchell at Rudy Gay. Posible din daw matuloy ang trade na ito dahil baka daw gustuhin na ni Mitchell na umalis sa Utah dahil lagi silang nalalaglag sa playoffs. At baka ang tambalang Mitchell at Rudy Gobert ay buwagin na ng Utah Jazz at subukan nilang bumuo ng panibago para sa kanilang koponan. At magandang panimula ng Utah na mapunta sa kanila ang isang Anthony Davis na magsisilbing star ng kanilang koponan. Si Mitchell last regular season ay nag-average ng 25.9 points, 4.2 rebounds, 5.3 assists at 1.5 steals per game na may 44.8% sa field at 35.5% naman sa 3. At ang pangatlo ay ang palitang Anthony Davis at Bradley Beal. Makukuha ng Washington Wizards si Anthony Davis at makukuha naman ng Los Angeles Lakers si Bradley Beal. Sasakto din itong si Beal sa Lakers dahil isa siyang perimeter player na may kakayahan ding buhatin ng koponan kapag wala itong si LeBron. At gaya naman ng Utah Jazz na mukhang magre-rebuild ng kanilang koponan, ang Wizards ay mukhang sa ganito din patungo. At maganda na sa pagsisimula nila ay magkaroon sila ng isang superstar sa katauhan ni AD. Ang trade na ito ay waki sa magkabilang panig. Si Beal last regular season ay nag-average ng 23.2 points, 4.7 rebounds at 6.6 assists per game na may 45.1% sa field at 30% naman sa 3. Samantalang si Davis naman ay nag-average last season ng 23.2 points, 9.9 rebounds, 3.1 assists, 1.2 steals at 2.3 blocks per game na may 53.2% sa field at 18.6% naman sa 3. Ito ang tatlong blockbuster trade daw na pupwedeng pasukin ng Lakers sa offseason. Alin sa tatlong ito ang mas gusto ninyo na magkaroon ng katuparan? At kanino kina Damian Lillard, Donovan Mitchell at Bradley Beal ang gusto ninyo na maglaro sa Lakers next season? Mag-comment lang! Sa ngayon hanggang dito muna tayo. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe bilang pagsuporta sa aking YouTube channel. And as always mga kadribol, magkita tayo muli sa susunod kong video. Salamat po!